Oo, oh, kayo na daw magaling. So, hindi kami nagpamagaling, nagsasabi lang kami ng totoo. Wala kami sinasabing magaling. Ang sinasabi namin, huwag niyong angkinin. Dahil sila, tapos pag natatalo kayo, kami na magaling. Kaya nga, balikan niyo yan, no? Ito, ito. Itong channel na to, balikan niyo yung mga una niyang nilalive. Pa. Claro, itong si daming pangulo ng Duterte. Ang nakita-kita naman natin, ano? Yung wisdom ng dating pangulo ay hindi kumukuspas. Sapagkat talagang lahat, ano? Lahat ng mga miyembro ng Quadcom ay sinokma. Napoljak sila ng Pangulong Duterte. Kaya hindi sila umukla. Kaya kami, tawa ng tawa. Tawa ng tawa at yung ano, ang sinabi niya ni Congressman na Marcos na bawal ito malakpak. Bastos daw. May pinuray po kasi ng rules na bawal yung mga ganun. Oo, bawal daw po malakpak. Kaya natin sila, di ba? Eh, yan naman eh, sa kanila naman din na nagmamanifest. Kumbaga sa, ano, expression lang, ano, ng pag-conforme ng mga taxpayers na nandun sa gallery. Kumbaga sa, ano, no, ito yung natural response ng mga taxpayers na nandun sa gallery habang nagkakaroon ng hearing yung patro. At yun ka, ano eh, sa kanila naman magmamanila sa kanila ba? Sa akin po sir, isang simple illustration lang. Ang gusto kasi nila, magka-score, magka-shoot. Pero lahat ng attempting, ma-block lahat. Kaya hindi talaga sila nagka-score. Kaya yun nga yung sinasabi ko, hindi nila kaya. Natay, hindi ko na. Ganun lang kasi yun. Hindi talaga sila makakapuntos. Never na naka-score sila sa Senado at maging doon po. Unang-una pa lang, eh, kung papalikan natin ano, yung presentation na ginawa doon ni dating senador Brillanes, doon siya ay senador pa, eh, itong mga sinasabi niya ng mga bank accounts, eh, ano naman ito eh? Puro mga focus yan. Pangalawa, eh, yung sources ng kanyang mga pinipresenta eh, wala, hindi ganyan ang mga. Halimbawa, eh, totoo man, yung mga bank accounts na yun, eh, wala rin siya yan. Pasura lang yan, lalo na sa paningin ng korte. Sapagkat yung mga impedensyang ginagamit mo lang ba, legal din ang fire. Pagka ako legal din ang fire, hindi wala po yan. Hindi po siya katanggap-tanggap at hindi siya maituturing na siya. Ngayon, yung pong patungkol dun sa kaso na plano na i-file ni Pangulong Duterte against dito kay Trillanes, eh, dapat lang. Diba, dapat lang. Sapagkat kung sino mang tao ay walang karapatan na siraan, ano, o ano man, ano, gawa ng masama ang kanyang apat. Kami naman patay niya, ano? Malinaw po sa nabanggit ni Martin Chiri po na kung titignan natin yung validity, no? Yung ano na kredibilidad ng mga presenta nila na ebidensya, eh, discredit po yun, wala pong validity. So, yung una nga, yung resource nila o yung source po nila, eh, wala nga po, kila kasi puro word, hindi po valid. So, walang validity. Kaya, inuuna pa natin, ang pinakasimple lang natin dyan na sagot, ayaw natin pangunahan, kung sinabi magpa-file po, eh, mangyayari naman po yun. Kasi pagka kaso po ang pinag-uusapan natin, sabi nga ni Tatay Bidong, parang kang gumagawa ng bahay kasi the Marley of Blue, lies on the shoulder of those who want to alleged. Kaya without any ayuda of down, eh wala po kahit na kunting ano po pagdadalawang isip diyan sa cloud na may hesitation, wala po 101% na you can prove it in the court. Kaya pag si Tatay Digong din, pagka gumawa at kumilos po yan, yun nga din yung sinasabi ko, saludo tayo sa ating presidente, yan sabi nga ni GM kanina, the wisdom of our Tatay Digong far exceeds so far doon sa mga naging kalaban niya. Kaya nga hindi sila nakakalusot talaga eh. Pero kapag si Tatay Digong po ang nagsasabi,
Sabi nga ganun, may resulta po yan. So yun lang po ang pinakaantay natin. Pero most probably, it has been elucidated by Partner Chihim po. Malinaw na po yun. Nonetheless, it is the competent board who will be declare kung ano po talaga ang status after the presentation or the so-called meaning of the case. So, sa more pa, pinag-uusapan lang po. Probabilities. Wala pa probability. Kapag taong may prop sinasabi ni Janice na nag-file siya ng partner, yung pa lang, ano, kumbaga wala pa tayong balita, ito ay nagpatawag na ng sa mga respondent sa planter case na para sumagot ng file ng counter affidavit yung mga sinasabi natin sa mga. Kaya sabi ko, huwag natin pangunahan, nakain lang natin. It will emerge. Ito, ang katotohanan. The substance will manifest. Ano sa inisyal na nakikita mo dyan? Si Atty. Juan Ponce, Secretary Juan Ponce, ay legal, presidential legal na officer. Doon sa mga nangyayari ng mga disaster at yung mga pagbaha o pag-uhol ng mga kumpleto, hindi ko marahin yung isa sa mga damage control na ginagawa niya, ibalik doon sa sa mga government agencies responsible doon sa doon sa mga projects na ito. Ano ito? DPWH, di ba? Plus yung mga contractors. Bakit? Bawat project, lalo na mga infrastructure, may mga specification yan. Nakalagay dyan kung anong mga materialis ang gagamitin. Kung ganong kalaki yung bakan, sukat ng bakan, dami ng simento, dami ng drama, anong tibay yung simento. Kaya dyan, makikita kapag ka nagkaroon ng cost investigation, makikita kung sino yung nagkulang. Sapagkat, kapag ito ay magawain pambayan, may mga naka-assign na mga taga-DPWH yan, may mga engineer in charge yan. At yan, doon pa lang dapat nakikita kung ano yung mga materialis na ginagamit. Sinasabi na nag-iba ang kulay, walang bakal. Ha? Walang bakal na substandard yung bakal, hindi po pwede yan. Kung pwede pa rin silang hapunin ng bakas. Sapagkat, ang isang infrastructure, kahit patagal ng panahon ng tayo yan at nagkaroon ng insidente at ngayon natuklasan na may nagkaroon ng substandard, kung pwede pong hapunin yung mga tao nasa likod ng infrastructure ngayon. Kaya marahil yung ginagawa ni Secretary Enrile, ito ay damage control lang para mayroong ang stop right, mayroong masisi. Sa halip yung lad niyang presidente, mayroong maituro na siyang dapat na maging responsable doon sa pagkakibahan ng kulay.